Dalawang pastor ang inordinahan at itinalaga sa ginanap na Pastors Ordination ng Central Luzon Conference. Sinaksihan ng mga administrator at mga direktor mula sa Central Luzon Conference at North Philippine Union Conference ang programang ginanap sa Nueva Ecija. Ang balita, hatid ni July Tumarlas. Sa ating pag-aantabay sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ngayon ay isinagawa ang isang natatanging pagbubukod ng dalawang manggagawa dito sa lugar ng Nueva Ecija, sakop ng konferensya ng Central Luzon. Wala nang hihigit pang karangalan na mapapasa isang tao kung hindi ang tawagin ng Diyos. Ayon sa Pangulo ng naturang tanggapan ng NPUC, kanyang ibinahagi ang mataas na pagkatawag bilang nasa ministeryo at ang kalagahan ng pagkatawag nito. Ministry is a high calling. Tayo'y tinawag ng Panginoon hindi upang magtagumpay, subalit tayo'y tinawag ng Panginoon para maging tapat niyang lingkod. Ang ordinasyon ay isang gawaing napakasilan at dapat maingatan at hindi basta-bastang lalaitin lamang ng sinuman ang mga itinalagang manggagawa ng Panginoon. Pastor Antonio and Pastor Monto, go with the ordination power of the Holy Spirit. Go because God anointed you to preach the gospel at dahil sa kabanalan sa ordinasyon ninyo ngayon, susumpain nawa ang lahat ng sino-sino mang bumabatikos at magsisipaglait sa inyo. God bless your ministry. More power to you. May mga pangarap na hindi pinahintulot, pero tiyak na mayroong inilaan ang Diyos para sa iyo. Narito ang tugon ng dalawang manggagawang ibinukod sa larangan ng ministeryo. Hindi ko po pinangarap magpastor, pero marunong po ang Diyos. Dinala niya po ako bilang pastor. Po ay nanunumpa sa harapan po ninyo, sa harapan ng ating mga leaders, at sa presensya ng ating pinakamakapangyarihang Diyos, na ako ay maglilingkod sa Diyos. What the Bible says that I remind to me this morning is that I am what I am. It is because of God's grace. Mga kapatid, ako, Pastor Nelson Antonio, nakatayo sa kapulungan ng Diyos at sa inyong harapan bilang aking tugon ay sisikapin ko sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay gagawin ko ng may katapatan, may kaayusan at kasipagang ang tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos at ng Iglesia. Sa bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang linyang pinagpala ng Panginoon. Pero ang pinakamalaga ay maipagamit natin ito ng may buong katapatan. I am a Seventh-day Adventist minister called to proclaim the gospel of salvation in Jesus Christ. So help me God. Ako po si Julio Tumarlas, naghatid ng balita mayroong dalang pag-asa. Mula po dito sa Farm Resorts Hotel ng Barangay San Roque, bayan ng Gimba ng Nueva Ecija at ng Hope Channel Philippines, ito ang Hope Today.